Kupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong nananalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sandinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita." Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay patapos na sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Mamayang gabi, anticipated, ay ang ating ikaapat na linggo na ng Kwaresma. At huwag ho natin kalilimutan, ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng pag-sakripisyo, pag-aayuno, bisita iglesia, stations of the cross, pag-atin ng recollection. May isang napakasimple pero madalas nating napapabayaan. Yan ay ang pagdarasal ng mabuti. Pagdarasal ng mabuti. Hindi lang basta pagdarasal. Mayroong tamang asal sa pagdarasal. Paano tayo humaharap sa Diyos? Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, tinitignan ng Diyos, hindi lamang ang daladala mong intensyon. Pinakikinggan ng Diyos, hindi lamang ang mga sinasabi mo. Tinitignan, pinapakinggan ng Diyos ang ugali mo. Na minsan, daladala mo pati sa pagdarasal. Lord, alam po ninyo,
punong-puno na ako talaga sa kapitbahay ko. Lord, alam mo yung biyanan ko. Lord, alam mo yung mga kapatid ko. Naku, Lord, parusahan mo sila. Parusahan mo sila. Ang worst, kunin mo na siya. Anong ugali yan? Hanggang sa pagdarasal, dala-dala mo ang ugaling mapaghiganti. Nag-iisip ng mali sa kapwa. Naghahangad ng masama sa kapwa. Kaya ang ganda ng mga pagbasa natin ngayon, sa unang pagbasa lamang, yung unang linya ng unang pagbasa, halik kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon. Ito yung paghahangad, hindi lang para sa sarili. Minsan, nakakalimutan natin na meron palang ibang taong dapat din nating dalhin, dapat din nating tulungan, dapat din nating isama. Sana sa pagdarasal natin, hindi lang yung sarili nating pangangailangan ang naaalala natin. Masaya ang Diyos kapag nakikita kang nagdadasal. Pero, mas maligaya ang Diyos pag naririnig niyang nagdadasal ka rin para sa iba. Yung para sa iba. Kaya nga sa ating ebanghelyo, napakaikli but very powerful, dalawang ugali ng pagdarasal. Ang dasal ng paninisi at dasal ng pagsisisi. Una ay ang pariseyo. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng ibang tao, mandaraya, magnanakaw. Buti hindi niya ako kagaya. Lalo na ng publikanong ito. Kasi simba mo pa lang, paglabas mo, nakita mo yung mga namamalimos, ay mga adik yan. Mga magnanakaw yan, mga mandurukot yan. Baka miyembro yan ng grupo nila Tanggol. Nangungupit. Kalalabas mo lang ng simbahan yan. Pero ano ang sabi ng publikano? Wala nga siyang masabi. Nasa likuran lamang siya. Hindi siya makatingin sa Panginoon sapagkat hiyang-hiya siya sa ginawa niya at hindi ng iba. Kaya anong sabi ng Ebanghelyo? Uuwi ang taong itong kinalulugda ng Diyos, hindi yung pariseyo. Bakit? Ikinatuwa ba ng Diyos ang pagiging makasalanan niya? Hindi. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba at tapat. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, ito ang ipakiusap natin sa Diyos. Ngayong Kwaresma, Panginoon, itama mo ang anumang mali sa pag-iisip ko, sa mga hinahangad ko kapag nagdarasal ako. Panginoon, iligtas mo ako sa tukso ng paghihiganti ng pagiging makasarili. Sa misang ito, hayaan mong kalugdan ka ng Diyos. Una, dahil naaalala mo pa rin ipagdasal ang pangangailangan ng iba. At pangalawa, nagdadasal ka hindi ng paninisi, kundi ng pagsisisi. May tamang asal sa pagdarasal. Amen.